ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdig at lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papuringan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papuringan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mga labirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mo mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdaragdag sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntini ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, na kaluklukang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa yungang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog kanya sa lalim na walang hanggan. Papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa'yo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasyak mo ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway at maghambog at sabihin. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na puon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng puon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad na marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan niyo ito, kapag naluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono, sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino man magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap na makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli at maraming huli na magiging una.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa ating mga social media platforms. Kung tatanungin tayo, masama bang umunlad sa buhay? Masama bang mangarap na magkaroon ka ng kakainin na sapat? Masama bang mangarap na ikaw ay makuha mo, mabili mo ang mga nais mo? Masama bang magkaroon ng libreta di bangko para baga sa kinabukasan ng pamilya at mga anak mo? Masama ba magkaroon ng bahay at lupa? Masama bang magkaroon ng mga bagay sa mundong ito para naman sa ikaluluwag ng pamumuhay natin? Masama bang mangarap para sa mga anak, sa mga apo? Masama bang bigyan sila ng magandang kinabukasan at umunlad ang buhay? Masama bang tumira sa condominium unit? Masama bang matira sa bilyas? Masama bang magkaroon ng farm? Masama bang magkaroon ng kaluwagan sa buhay? Hindi po. Ano ang masama? Ang masama ay iyong maging alipin tayo ng kung ano meron tayo. To be slave of the things that we possess. We possess, not they possess us. Things that we should possess, but not the things that possess us. Mga bagay na meron tayo na dapat nating gamitin ng tama. Mga bagay na meron tayo, gamitin natin sa pakikipagkaibigan, sa pagtulong sa kapwa. Mga bagay na meron tayo, gamitin natin para sa ikabubuti natin. Hindi masamang magkaroon ng mga bagay sa mundong ito. Ang masama ay maging alipin tayo ng ating ng mga bagay na meron tayo. Maging ang pinag-aralan natin, ang mga degrees natin, ang mga profession natin o mga karir. Hindi dapat yan na alipinin tayo. Ginagamit natin ang profession natin una't higit, luwalhatiin ng Diyos. Ginagamit natin ang mga pinagtapusan nating pag-aaral para tayo maging kapaki-pakinabang sa lipunan at makatulong tayo sa kapwa. Ano mang meron tayo maging pinag-aralan natin ay hindi dapat maging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at ating pagpapabanal. Ang santo natin ngayon si Saint Bernard, mayaman, pero iniwan niya ang lahat alang-alang sa Panginoon. Ginamit niya ang kanyang sarili dahil matalino at magaling siyang mangaral para maging banal at mailapit ang maraming tao sa Diyos. Kaya tayong lahat, kaya ka meron, kaya ka umuunlad, kaya kami pinag-aralan para mapalapit ka sa Diyos at mailapit mo ang ibang tao sa Diyos. Kung ikay may pamilya, obligasyon mong ilapit ang mga anak mo sa Diyos. Ang anumang meron tayo, sabi ko nga, maging pinag-aralan ay hindi dapat maging hadlang upang tayo ay maglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Pero may mga tao na kung kailan may pinag-aralan, siya pang bastos. May mga taong may pinag-aralan, siya pang nandadaya at nanloloko. May mga taong mayroon na nga nagnanasa pa. Hindi ganon ang tawag sa atin ng Diyos. Labas niyo yung pera niyo. Walang perang kayang dumurog sa atin. Walang perang kayang ipambili tayo ng siopaw o ng hopya. Pero tayo, kaya natin ipambili ang pera ng siopaw at hopya. Ano ibig ko sabihin? Walang taong pwedeng gamitin ng pera o ng material na bagay, pero tayo ang gumagamit sa lahat ng material
maging ang pera natin ay nagagamit natin, hindi tayo ang gagamitin yan. Kaya tinatawag tayo ng Diyos na gamitin natin ang mga binigay niya sa atin para sa ating kabanalan. At di nyo ba napansin po tayo mga Pilipino? Ito, natapansin ko to. Pag may namatay sa atin, matapos minsan ng 9 days, 40 days, baban luksa, pinamimigay yung gamit nung namatay. Ewan ko lang ha, kung yung ginto, pinamimigay nyo. Pinamimigay. May kukwento ko sa inyo. Meron kaming madre, minsan may madring nagkwento sa akin na hindi niya alam, hindi nila alam, na yung bisita nila, eh nakita yung isang madre na nagdadasal. So meron silang okasyon sa kanilang kumbento at nagdadasal sila. Matapos ang dasal, misa, kumain sila. Nagtanong ngayon yung babae. Sabi niya, "Sister, kompleto ba tayo dito sa kainan natin?" "Oo." "Parang kulang kayo." "Bakit?" "Binilang ko kayo kanina eh. Tsaka meron isang mukha na wala dito." "Bakit mo naman nasabi?" "Eh nakita ko siya nagdadasal. Kanina, nandun siya sa bandang gilid nagdadasal." "Sino yun?" "Hindi ko alam, pero sinabi niya itsura." Sabi ni sister, alika. "Tignan mo tong picture naming lahat dito." Tinignan ng babae. Abang tinitignan niya, sabi niya, "Ito, kanina nakaupo sa gilid, nagdadasal, naririnig ko pa nga yung boses niya sumasagot." Tinignan siya ng madre. "Eh, matagal nang patay yan ah. Nakita mo?" "Oo, nandun siya. Sa katunayan, sister, ilang ulit na akong pumunta rito sa inyong kumbento. Nakikita ko siya laging nagdadasal sa gilid. Eh, matagal nang patay yan." Sabi nung babae, "Siguro may naiwan yan. Siguro may naiwan yan kaya hindi siya umaalis pa sa kumbento nyo." Sabi ngayon ni sister, "Baka nga." Sinabi sa Madre Superiora. Sabi ng Madre Superiora, "Punta tayo sa kwarto niya dati. Tingnan natin yung maliit niyang cabinet." Pumunta sila, binuksan yung maliit na cabinet. Ano nakita? Nakita isang pulbos na maliit at ilang pirasong barya. Sabi ng babae, "Siguro ito dahilan kung bakit hindi siya makaalis." "Ano ibig mong sabihin?" "Hindi pa siya nadidetach sa mga bagay na meron siya." Sabi ng babae, "Pamigay niyo na yan, sister. Pamigay niyo na yung pulbus niya, yung barya niya, ihulog niyo na sa koleksyon niyo, alisin niyo rito sa cabinet niya. Mapapahinga na siya." Gayon nga ang ginawa, sumunod na araw na nagdadasal sila, wala na yung madring namatay. Nung kinukwento yung kinikilabutan ako, sabi ko sa madring nagkukwento sa akin, "Kilala mo yun, sister?" "Oo, kilala ko, father." Sabi niya sa akin, "Alam mo, father, kailangan pala lahat ng meron tayo malagot ang tali sa mga material na bagay na meron tayo. Hanggang nakakabit sa atin yung mga material na bagay, magiging alipin tayo at magiging nandito pa rin tayo. Kaya pala, sabi ko, ang matatanda natin, tinuturo sa atin na kapag may namatay tayong kamag-anak, kapamilya, ang lahat ng meron siya, pinamimigay. Lahat ng nakakabit na bagay sa kanya, binibigay. Damit, anumang alahas, maging postiso, tinatanggal. Attachment to the things. We could be attached to little things." Mahilig tayo mga Pilipino sa tinatawag natin sentimental value. Napakatagal na, hindi pa rin natin tinatanggal. Kinakabit natin. At dahil sa sentimental value na yan,
nakakabit sa pagkataot kaluluwa natin. Kailangan pala tanggalin mo ang lahat. Ito pala yung hamon sa amin, lalo na sa amin mga pare. Iwanan ang lahat. Kaya napansin nyo ang Ebanghelyo. Ano sabi ni San Pedro? Panginoon, kami, iniwan namin ang lahat. Asawa, magulang, kapatid, pamilya. At yun ang hamon sa atin. Ibig sabihin ng iwan, hindi ka maging alipin nito. Ano mang meron kayo. Baka hanggang ngayon, meron kayong damit ng first date ninyo, 1945 pa. Baka hanggang ngayon, di nyo pa tinatanggal. Baka hanggang ngayon, may mga bagay kayong meron, first love letter mong tinanggap. Baka hanggang ngayon, nandun pa sa inyo. May mga bagay ka, basag na yung baso, nandun pa. Ay, unang regalo yan ng syota ko. Baka hanggang ngayon, nandun pa. Detachment from things. Alisin ang lahat. Alisin ang hadlang upang tayo. Ginagawa ko lang konting katatawanan. Pero maraming bagay kuminsan na umaalipin sa atin. Kaya wala tayong panahon sa Panginoon. Maging ang mga trabaho natin, maging ang mga profesyon natin, kung minsan nagiging hadlang, maging pamilya natin, kung minsan nagiging hadlang para maglingkod ka sa Diyos. Mga sentimiento at sama ng loob natin, nagiging hadlang para maging banal tayo. Napakaraming humahadlang sa atin para ibigay ng buong buo ang sarili natin. Baka ngayon na nagsisimba ka, meron kang sentimiento. Hindi ka maririnig ng Diyos dahil sa mga sentimiento mo. Baka hanggang ngayon, ang tagal na nagkasala sa iyo, ang kapitbahay mo, baka hanggang ngayon, alipin ka ng galit at sama ng loob. Tinatawag tayo ng Diyos, bitiwan ang lahat. Lahat-lahat, hindi lang material na bagay, kundi lahat ng umaalipin sa atin. Selosa ka, seloso ka. Bitiwan mo yan. Mapag-isip ka na masama. Mapagduda ka. Bitiwan mo yan. Lahat ng umaalipin sa'yo, bitiwan mo at kumapit ka lang sa Diyos. Kaya sa ating pagninilay ngayong umaga, tinawag tayo ng Diyos. Ibigay ang sarili natin sa Kanya. At lahat, sabi niya, susuklian niya tayo ng higit-higit sa lahat. Andito ang poong Yesus Nazareno. Bigay mo sa Kanya ang iyong sarili. Bigay mo. Di ba, lagi ko sinesermon sa inyo? Hindi naman ako magiging pari dito. Hindi ako makakasermon. Hindi ako makakapaglingkod. Kung hindi siya nagmilagro ng ilang ulit. Hindi lang ilang ulit. Tandaan nyo, ang araw-araw na magising tayo ay milagro na. Kaya yung katabi mo, sa totoo lang, tsaka ikaw, ay milagro. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, milagro ka. Huwag mo naman sabihin sa asawa mo, huwag kang magmimilagro, ha? Milagro ka. At totoo naman eh. Nandito tayo, sino ba sa inyo rito walang problema? Sino sa inyo, tulad ko, may sakit? Matindi ang mga karamdaman ko. Ang makatayo sa harap ng poong Yesus Nazareno, ang makapaglingkod sa Kanya, ay isang milagro para sa akin. Kaya kayo na nakikita ko, mga milagro kayo ng poong Yesus Nazareno. Sino sa inyo hindi dumanas ng pagsubok ng buhay? Sino sa inyo rito hindi lumuha? Lahat kayo, tayo, ay milagro ng poong Yesus Nazareno. Amen ba? Amen ba? Tandaan nyo yan ha, milagro tayo ng Diyos dahil nasa atin siya. Ang lahat na nangyayari sa atin kaya nakakayanan natin ay milagro niya. Kaya tayo lumalakas at gumagaling, milagro niya. Nakakapasa sa board exam, milagro niya. Nagkakaroon ng kakainin sa araw-araw,
milagro niya. Hindi tayo napapahamak, walang sakuna sa buhay natin araw-araw. Milagro niya. Kaya tandaan mo yun, every day is a miracle. And you are a miracle. Sabihin mo nga sa sarili mo, milagro ako ng Poong Jesus Nazareno. Sabihin mo malakas. Poong Jesus Nazareno. Tandaan mo yan. I am a miracle of the Black Nazarene. Milagro ako. Kaya yung katabi mo, milagro rin yan ng Poong Jesus Nazareno. Laban lang sa buhay. Suko mo lang ang lahat. Makikita mo ang araw-araw na milagro ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso na material na bagay at kasiguruhan. Ang itutugon po natin, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang maunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Tumahimik po tayo sumandali, taimtim nating sambitin ang ating mga pasasalamat, kahilingan at lalong-lalo nang ipagdasal natin ang mga may sakit. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang inapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na pinianay ng tayo'y mag-iwang ilang isang sambahay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita at gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbungang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kapiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal ni San Bernardo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig na mahal na po ang Jesus Nazareno, ang tunay nating kayamanan, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na tunay nating yaman sa mundong ito. Mapalad tayong tinawag ngayon sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat, magaan akong tumatakbo, salatman ako sa lahat, salatman ako sa lahat. Ang tanging yaman ay mabuhay
ay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantong ay payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw. Bituin sa akipat nubay, diwas sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Naging awit ang sagisag na mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging biha sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ng panindim. Sa gunita dahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko, ang gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo. Maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawan tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.